1, 2, 3 Top. Ay. Usapan na nga natin sa ating top 1, 2, 3. Ano-ano nga ba para sa inyo? Top 1, 2, 3. Hindi mawawala kapag araw ng Pasko. Pasok sa ating top number 3. Top 3. Pasok sa ating top number 3. Hindi mawawala kapag araw ng Pasko. Ito ang kamag-anak. Na tuwing magpapasko, lalabs para silang mga foreigner dito sa Manila. Maraming bakasyonista. Kaya naman, lalabs, i-ready mo na ang kwarto at kitchen mo, lalabs, ha? Sa dami ng kamag-anak mo mag-vacation, sigurado ang peg ng bahay mo. Ano? Magiging evacuation. Wow. Evacuation area. Nakakaloka. Yung mga bakasyonista mo kamag-anak. Correct. Yung mga kamag-anakan mong malalayo na biglang magsisiluwasan. Correct. Para lang sa inyo makisalo ng handaan, di ba? Tama ka dyan, lalabs. Ito yung taga-Maynila. Gusto natin umuwi ng probinsya. Oo. Sila naman gusto lumuwas sa Maynila. Palitan lang kaya kayo ng bahay. Kaya ka, lalabs. Ansamantala, di ba? Oy, switch naman muna tayo. Kayo muna din sa Maynila. Kami naman dyan sa probinsya para makapagpahinga kami. Tama ka dyan, lalabs. So para maka, ano naman kami, makalaghap kami ng maayos sa simoy ng hangin. Fresh air. Correct. Yeah. Pero lalabs, bakit ganun? Kahit saan ako pumunta, yung hangin talaga hindi gumaganda. Alam mo kung bakit? Bakit, sa iyo ang problema. Sa akin ang problema, mag-toothbrush ka kasi, kuya. Ay, nako. Ay, eto na, lalabs. Bigay na naman natin ang ating Top 2. Bigay natin ang ating top number 2 sa ating katanungang ano-ano nga ba para sa inyo. Top 1, 2, 3. Hindi mawawala kapag araw ng Pasko. Sabi nila, ito ang regalo. Ang regalo, lalabs, kapag araw ng Pasko ay parang utang mo. Anong gagawin? Sinisingil ka na ng mga inanakan. Ay, este, mga inaanak mo. Inanakan mo. Inaanak mo. Sa bagay, si kuya, marami naman talaga inanakan. Kaya bagay sa kanya yan. Pero lalabs, parang ka talagang utang yan yung regalo, eh, no? Oh, kapag ka, ano, may mga naniningil sa'yo, mga inaanak mo, sabihin, Ninang, oh, yung utang mo sa akin noong nakaraan. Kailan ako nagka-utang sa'yo? Ninang, wala ka regalo sa akin noong nakaraan. Wala, kaya ngayon, regaluhan mo ako doble. Oo, doble nga yan, eh. Two-piece chicken joy yan. Pagtsagaan mo. Gusto mo burger steak pa? Oo nga, doble din yan. Ay, nako, kaya lalabs, kapag nag-exchange gift kayo ngayong Pasko, always say thank you naman sa taong nagbigay sa'yo ng regalo. Mm-hmm. Pero kung sira ang nabigay sa'yo, lalabs, don't say thank you. Say? Nasaan ang resibo? Ipapapalit ko to. Yan ang sabihin mo, lalabs. Oo nga. Oh, tsaka kung minsan, lalabs, kapag nagre-regalo ka, huwag mo tanggalin yung price tag. Para makasiguro, di ba, na worth, kung yun talaga yung worth ng talaga pinag-exchange gift nyo. Oo, malam mo, worth 500. Kapag kami butal yan, pag malaki mo, 599, ganyan. Nagkabono ko ng 99 pesos. Oo, ganun yun. At least mapapalitan mo kapag sira ang produkto. Oo, at saka maganda rin, lalabs, no, kapag ka sa Christmas party, yung exchange gift ninyo, yung kayo na mismo yung bumili. Correct. Yung ka-exchange gift mo, ikaw na nga bumili para alam mo na kung anong gusto mo. Baka mamaya ma-disappoint ka pa sa bibilin ko, di ba? Tama ka dyan, lalabs. Yan ang gagawin ko. Okay. Pero eto naman, lalabs, ang ating Top 1! Pasok naman sa ating top number 1, hindi mawawala kapag araw ng Pasko. Ito ang masarap na pagkain. No, lalabs, gaya ng chicken, spaghetti, hamon at bibika. Na tuwing Pasko, lalabs, napakasarap talaga. Kaya lalabs, pagkatapos kumain sa ref, huwag kalimutan ilagay ang pagkain para kay amo kinabukasan. Hindi kasamain. Totoo. Kapag diba? Yan ay napanis. Tama ka dyan. Pero lalabs, kung halimbawa nakalimutan mo at napanis ito, ang gawin mo, lalabs, kinabukasan, maaga kang gumising. Ano? Handaan sila ng pagkain. Yung ika nga nila, breakfast in bed. Tapos kapag nagreklamo sila sa lasa, lalabs, naku, isa lang sabihin mo. Ano? Hindi po sira yung pagkain. Panis lang po yung laway nyo. Wow. Sabihin mo sa kanila, hindi pa bumubanis yan, hindi pa bumubula. Oh, hindi pa bumubula yung bibig ninyo. Correct. Hintayin nyo kapag bumula bibig nyo, panis talaga yung pagkain yan. Pero lalabs, alam mo, kapag kaaraw nga naman ng Pasko, di ba, ang sarap-sarap kumain. Correct. Kaya naman, kalimutan mo na ang ex mo, lalo na ang diet mo. Pero wag lang ang masasarap na pagkain sa araw ng Pasko. Dahil tama, kapag ang Noche Buena, lalabs, ay nakahain na sa lamesa, ay nako, lalo pag si Rico Romantico ang kasama, nako, talo-talo na. Tama ka dyan, walang kaibigan. Oo. Ako mangunguna dyan. Kapag nalalabs, yan nga ang ating napag-usapan for today sa ating katanungang ano-ano nga ba para sa inyo ang top 1, 2, 3 hindi mawawala kapag araw ng Pasko. Good gising!
feeling blessed every morning. Ulitan at harutan sa agahan. Morning Pinas!